Kaibigan, para mabasa mo ang kwento, dapat naka-on ang caption sa baba. Iset mo ito sa Pilipino upang maramdaman mo ang kilig at pag-ibig sa ating mga kwento. Sa mga hindi pa po nakakapag-subscribe sa ating channel, mag-subscribe na po kayo para updated po kayo agad sa ating susunod na episode. Subscribe na! Magandang araw sa inyo, Sir Will, at sa inyong mga listeners. Pakitago nyo na lang po ako sa pangalang Ivan, 23 years old at graduate na po ako sa college. At ang itsura ko siguro kung ikukumpara sa mga artista, kamukha ko si Sam Concepcion. Pero hindi naman talaga ako gwapo. Sakto lang, pwede na. Mahilig po ako sa swimming. Meron kaming bahay, Sir Will, kung saan rumirenta ang 10 Philippine Coast Guard personnel na ang gagwapo talaga. At sa sobrang gwapo nila, kahit may mali na sila, ayos lang dito sa amin. Paano ko nasabi? Eh kasi sa bahay namin kung saan sila nagrerenta, tuwing may birthday, ang isa sa mga kasamahan nila, ang tindi ng selebrasyon, maingay kapag nag-video okay na sila. Kami naman na may-ari ng kanilang inuupahan na bahay, nahihiya na kami sa mga kapitbahay minsan kasi nakakaistorbo minsan sa kanila kapag malakas ang bidyoseng ko. Hanggang sa naglakas loob ako na puntahan noong isang gabi yung mga Coast Guard personnel at ipaalam sa kanila na may mga nagrereklamo na ng mga kapitbahay sa kanila kasi naiingayan talaga. Pero mali pala ako. Yung akala ko na makikinig sila sa akin, ayun, in-invite nila ako uminom at makibidyo okay sa kanila. So napasabay na ako sa selebrasyon nila at doon nakilala ko si Apollo. Guwapo, makisig, medyo matangkad naman, mukhang mabait pero hindi siya palakibo. At sa kanya ako nakipagkilala noon dahil mukhang maamo ang mukha at madaling suyuin. Pare, pinapasabi pala ng mga kapitbahay na bawasan nyo raw ang volume ng video okay kasi hindi raw sila makatulog. Kung pwede, hinaan nyo na ngayon ang sound. Ah, sige. Sandali. Tagay ka muna, pare. By the way, ako si Apollo. Ako si Ivan, pare. Salamat pala at binuksan mo kaagad ang pintuan noong kumatok ako kanina. Oo naman, kilala kita. Matagal na kitang namumukaan. Ano? Paano? Tuwing may operasyon kami, palagi kitang nadadaanan na nag-iigib ng tubig sa may gripo. Ganon. Tapos kapag nagbabayad ako ng renta dito sa bahay, kay mama mo, palagi kitang nakikita sa may sala ninyo, nanonood ng TV. Noon pa kita nakikita. Ganon. E paano yan? Matagal na pala akong pamilyar sa'yo. Mukhang magiging mabuting magkaibigan tayo, Apollo. By the way, ilang taon ka na pala? Ako? 28 years old na ako. Still, single pa rin. Bakit naman? Eh, ang gwapo mo kaya, tigit sa lahat, makisig ka pa tignan. Hindi ka gaya ko, mukha kong mahina. Nako, sagaba lang kasi sa pag-iipon ng pera ang mga babae. Kaya
Hindi pa ako nagjojowa ng babae kasi magastos kapag may jowa, di ba? Siguro, hindi ko pa kasi nasubukan. At doon, Sir Will, naging magaan ang aming usapan. Nakisama ako sa kanila. Ayon, ayon na rin sa request ni Apollo sa akin na dumuon raw muna ako at makijamming sa kanila. Hanggang sa sumapit ang isang araw, may kumakatok sa aming pintuan, isang gabing malalim at puno ng katahimikan ang lugar namin nang bigla siyang dumalaw sa bahay ko. Oh, Apollo, bakit napadalaw ka? Gabing-gabi na ah. Wala ka bang duty? Pwede bang dumito muna ako sa bahay mo? Andyan ba ang parents mo? Baka makaabala kasi ako. Ah, si Mama at Papa. Nasa Maynila sila. Tara, tuloy ka. Ano bang nangyari sa'yo at parang namumutla ka ata? May masamang nangyari ba sa duty ninyo today? Hindi ko alam. Basta nanghihina ako. Walang nag-aalaga sa akin doon sa headquarters. Dalawang araw na akong nakalib at hindi nagjo-duty. Kasi masama ang pakiramdam ko. Hala, tara tuloy ka muna. Umupo ka muna dito sa may sala. Sandali, kukuha ako ng jacket. Mukhang nilalamig ka. Patingin nga ng noo mo. Oh, nakakapaso ang noo mo. May lagnat ka ata. Oo nga. Wala rin akong ganang kumain. Pwede bang alagaan mo muna ako, Ivan? Babayaran kita sa pagsahod ko. Basta alagaan mo muna ako habang may sakit ako. Grabe naman. Kawawa ka naman. Naku, Apollo, wag mo na akong bayaran. Karangalan kong mapagsilbihan ang aming bantay-dagat dito sa lugar namin. Hindi. Hindi pwede kasi naabala kita. Diba? Wala ka pa trabaho. Kahit sideline mo na muna ang pag-aalaga sa akin. Kasi pakiramdam ko mamamatay na ata ako dito sa trangkaso ko. Huwag ka naman magsabi ng ganyan, Apollo. Magiging okay ka rin. Ito, cup noodles. Kainin mo muna ito para mainitan ang sikmura mo. Ito rin, bioflu. Inumin mo ito at pakakain mo niyan ha. Inumin mo itong bioflu. Salamat, Ivan ha. Noong nakaraang araw kasi, inabot kami ng ulan doon sa gitna ng dagat. Noong nagroronda kami, kaya siguro eto, nilagnat ako at nagkasakit na. Nako, Apollo, ganyan talaga kapag nauulanan, lalo na kapag gutom. Kaya kung ako sa'yo, ingatan mo sarili mo kasi mas importante ang buhay kaysa sa trabaho. Oo, tama ka. Pwede bang lagyan mo ako ng Vicks sa likod ko kasi nahihirapan ako huminga. Pati dito sa may dibdib ko, pakilagyan naman ako ng menthol, ointment. Grabe, hindi ko na kaya ang lagnat ko. At doon, Sir Will, inalagaan ko noong gabi na yon si Apollo. Alagang kaibigan pero kamakailan lang kami nagkakilala pero mukhang anggaan ang loob niya sa akin. Ewan ko ba, ako rin. Sumapit ang malalim na gabi. Habang pinagmamasdan ko siya noon sa may sala at nagpapahinga, naawa ako. Kawawa naman kasi kung doon ko siya sa may sala patutulugin. Tapos may sakit pa. Kaya ang ginawa ko, nakipagpalit ako. Tutal, wala naman akong sakit noon. Sabi ko, Apollo, doon ka na sa kwarto ko magpahinga. Mas makakapag-relax ka kung doon ka. Sige na. Ah, sige. Salamat ah.
Napakabait mo naman sa kaibigan. Pwede ba kitang yakapin? Ano? Bakit may hug at yakap? Sige, pero wag na. Doon ka na lang magpahinga. Ayos lang ako. Hindi ko akalain noon na magsasabi siya ng ganon. Akala ko hindi siya ganon na tao. Pero siya pala yung tao na malambing sa kaibigan. Ako naman, nahihiya. Siyempre, hindi ako pumayag na i-hug niya ako. Saka, awkward naman kasi pareho kami lalaki, di ba? Pero may feeling ako noon na siguro mas maganda kung niyakap ko na lang siya kasi para na rin gumaan ang pakiramdam niya, di ba? Binuksan ko ang TV sa may sala. Nanood muna ako ng TV habang si Apollo nandoon sa may kwarto ko nagpapahinga. Naisip ko na puntahan siya at kamustahin siya. Kaya tumayo ako kaagad at naglakad patungo sa kwarto ko pero nagulat ako sa sumunod na nakita ko. Si Apollo, parang patay na, parang hindi na siya humihinga. Kaya ang ginawa ko, ginising ko siya. Apollo, gising, hoy, huwag ka namang magbiro ng ganyan. Hoy, gising naman oh. Apollo, hoy, gising, ano bang nangyayari sa'yo? Sobrang putla niya noon. Halos wala na atang dugo sa may lips niya. As in, puti na yung lips niya at parang malamig na siya noon. Tumakbo ako sa kusina. Kumuha ako ng towel at mainit na tubig. Pinunasan ko ang buong katawan niya ng towel na mainit at kasi taranta na ako noon eh. Parang patay na talaga si Apollo. Hindi ko naman maiisip noon na dalhin siya sa ospital kasi na mental block na ata ako noon. Apollo, uy, huwag mo naman akong takutin please. Gumising ka naman. May mga pamilya pang umaasa sa'yo. Sir Will, temporarily, siya noon ay nahimatay siya sa sobrang taas ng lagnat niya. Halos maiyak na ako noon sa harapan ni Apollo. Ang gwapo pa naman at sobrang makisig talaga. Sabi ko pa nga, sayang ka Apollo kung mamamatay ka. Hindi pa nga nagiging tayo. Bakit ko ba nasabi yun? Oo, Sir Will. Bakla po ako. At crush ko talaga siya. Kaso, syempre, nakakahiya naman kung sabihin ko sa harapan niya na gusto ko siya. Pero bigla siyang nagising noon at buti na lang talaga hindi niya narinig na crush ko siya. Umiiyak ako na natatawa noon habang inaagapan ko siya noon. Buti na lang talaga nagising pa siya. Oy Apollo, salamat naman kay Lord at nagising ka. Kanina pa ako dito natataranta. Habang inaagapan ka, nahimatay ka sa sobrang taas ng lagnat mo. Ganon. Salamat, Ivan, ha. Bigla na lang akong nahilo kanina. Habang nakahiga ako dito tapos parang inantok ako at nakatulog. Hindi ko alam. Hinimatay na pala ako. Eto oh, lugaw, kainin mo. Kainin mo ito para lumakas ka. Salamat sa iyo, Ivan. Siguro, kung hindi kita nakilala, namatay na ako. Baka nga kasi, hindi ka man lang inaalagaan ng mga katrabaho mo. Kasabi-sabing mga Coast Guard sila pero hindi man lang nila ikaw maalagaan. Hayaan mo na. Busy rin kasi sila sa pagpapatrol sa dagat. Marami kasi ngayong pasaway na manging isda.
at doon noong mga oras na yon. Pinakain ko siya ng lugaw. Kitang-kita ko sa mga mata ni Apollo ang labis na pasasalamat niya sa akin kasi may nag-alaga sa kanya na hindi niya kaano-ano. Ako naman, habang pinapakain ko siya, nagpapa-cute ako. Kung alam lang niya na bakla ang nag-aalaga sa kanya, siguro kanina pa siya tumakbo at nandiri sa akin. Ako kasi yung bakla na tago, pormang lalaki pero pusong babae, Sir Will. Hindi ako halata na bakla. Ayaw ko kasi mahusga ng mga tao kahit sila mama at papa, hindi nila alam na bakla ako. Kamakailan ko lang nalaman na bakla ako noong nararamdaman ko na nagkaka-crush ako sa mga lalaki. At ngayon, confirm ko na crush ko nga talaga itong si Apollo. Apollo, pagaling ka ha. Bago mo man ako na kaibigan, asahan mo, gagawin ko lahat para maalagaan ka. Basta, andito lang ako, kapitbahay mo, na handang dumamay sa'yo. Salamat, Ivan ha. Ang totoo, medyo maayos na pakiramdam ko. Salamat dito sa lugaw na inihanda mo sa'kin. Ang sarap noong sahog na manok. Walang anuman, Apollo. Eto, kain ka pa. At noong gabi na yon, Sir Will tuluyang gumaling si Apollo. At kasabay ng paggaling niya ay ang pagkahulog ng loob ko sa kanya. Ewan ko lang kung siya rin ay nahulog na sa akin. Bumalik ako noon sa may sala noong tapos ko na siya pakainin ng lugaw. Nilagyan ko siya ng kumot noon para hindi siya lamigin. Kaso maiksi pala ang kumot ko. Hindi aabot sa paa niya. Malaki at napakalapad noong talampakan niya. Nakita ko noong nilalagyan ko siya ng kumot. Naisip ko noon siguro ganun rin yung baril na dala niya noon kasi may dala siya noon na baril. Matapos ko siyang lagyan ng kumot, dumiretso na ako sa may sala kung saan ako matutulog pero nanood muna ako ng TV kasi maganda yung pelikula noon. Inaabangan ko pa naman. Mayat maya pa biglang dumating si Apollo. Dala ang kumot. Nakabalot ito sa katawan niya noong naglakad siya patungo sa sala at nagulat ako kasi akala ko multo siya. Umupo siya kaagad sa tabi ko tapos nanood rin siya ng TV kasama ko. Hoy Apollo, huwag ka munang manunood ng TV. Kagagaling mo lang. Baka mabinat ka. Sige ka, baka bumalik ang lagnat mo. Medyo ayos na ako. Sige na, payagan mo na ako. Nasamahan ka rito. Sige, pero kasi baka mabinat ka. Apollo, sayang yung pag-aalaga ko sa'yo. Pero mapili talaga si Ruil habang nakaupo siya sa tabi ko. Nagulat ako kasi yung palad ko na nakapatong sa may tuhod ko bigla niyang hinolding hands. Sabi ko sa sarili ko, ano ang nangyayari? Magka-holding hands na kami noon pero hindi ako makatingin sa mata niya kasi nahihiya ako sa kanya pero bakit niya yun ginawa? Yung makipaghawak kamay sa akin ng basta-basta. Bibigay na ba ako sa loob-loob ko? Hala, na-fall ata sa akin si Apollo. Hay nako, lumakas dibok ng puso ko tapos bigla pa siyang tumabi sa akin. At inilagay niya ang piski niya sa may balikat ko. Oo, natulog siya sa may balikat ko at doon. Mukhang nakatulog na nga siya habang nanonood kami ng TV. Kaya ang ginawa ko, hinayaan ko siyang matulog sa balikat ko noon.
at may't maya pa bigla siyang nagising. Pagkagising niya, kaagad niyang pinaharap ang mukha ko sa mukha niya at doon, hinalikan niya ako sa lips ko. Nagulat ako kasi bigla niya ako binigyan ng kiss. Sa sobrang gulat ko, natulala ako sa mukha ni Apollo. Sabi ko, "What is happening? Ano ito? Ito na ba ang true love?" At may't maya pa, sunod-sunod na kiss ang ibinigay niya sa mga lips ko. At sa bilis ng pangyayari, nadala na ako sa mga kiss niya. Hinalikan ko na rin siya sa lips niya at niyakap ko siya. Tapos bigla kami napatigil at napangiti sa isa't isa pero may lagnat pa siya noon. At noong umiti kami sa isa't isa, hindi na ako nakapagsalita pa. Kinis ko siya kaagad ulit sa lips niya. Habang magka-holding hands kami at doon, umulan ng pagmamahal noong gabi na yon. Kinaumagahan, maayos na pakiramdam niya. Noong magising na siya, ipinagtimpla ko siya ng kape. Nagkape kami sa may kusina at pareho kaming natatawa sa isa't isa kasi naalala namin yung kagabi. Tapos tinignan niya ako ng puno ng pagmamahal na tingin habang nasa harapan ko siya. At kinuha niya kamay ko at nagsabi na, Ivan, pwede ba kitang maging kasintahan? Oo. Tapos napangiti ako ng abutenga, sabay yakap ko sa kanya. At doon si Ruil naging kami. Araw-araw ay sa bahay ko siya. Araw-araw ay sa bahay ko siya nakikitulog at kumakain ng pananghalian at hapunan. Doon nagsimula ang pagiging magjowa namin at ngayon kami pa rin naman. Loyal siya kahit hanggang ngayon. Never niya tinanong kung bakla ako. Ang gusto niya lang may jowa siya na mag-aalaga sa kanya. At yan po ang kwento ko sa inyo, Sir Will. Sana po nagustuhan ninyo. Nagmamahal, Ivan. Maraming salamat sa kwento mo, Ivan. Napakaganda ng inyong kwento. Sana may karugtong pa to. Ang totoo, maganda talaga siya. At yan ang ating kwento. At yan ang ating kwento, mga ka-Sir Will. Magandang gabi sa inyo.